Gandang araw mga mamshi. Ngayong araw na to, ang tatalakayin ko po is about mga pampaswerte sa ating tahanan dahil darating na po ang ating taong 2021. So, isang buwan na lang po ang paghahanda natin para magawa natin yung iba nating gustong gawin na kagaya po nitong pwede nating maging gabay sa ating buhay. Unang-una po, kailangan din po natin na matimtim na panalangin sa ating mahal na Panginoon at saka ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Pangalawa yon din. Kailangan po natin laging positive. Positive thinking po tayo lagi ngayon, lalo na po darating na ang taong 2021. So, iwanan na po natin yung mga kung ano-anong masasamang pangitain ngayong 2020. Sana po pagdating na 2021 ay lahat tayo ay maswerte na at masagana. Pumasok ang kasaganahan sa ating buhay. So, ito po mga mamshi, ang ating mga pampaswerte, 10 bagay na dapat na meron tayo sa ating tahanan. Unang-una po ay yung bell po. Simpleng bell lang po, kahit maliit, basta meron po tayo. Pwede na po yun. Ang bell po o kampana ay nagtataboy ng negative energy o kamalasan sa loob ng ating bahay. Pwede mo po itong ilagay sa ating workplace, dahil ng opisina, sa ating mga business, tindahan, o mga online, work, o kahit anong business na meron ka. Nag-attract po ito ng positive energy. Ang sunod po ay salamin. Ang ating pong mga salamin is may kanya-kanyang dapat kalagyan. Hindi po basta-basta maglalagay ng salamin sa loob ng bahay. Kailangan po, mas maswerte po ang salamin kung ito po ay nilalagay natin sa tapat ng ating dining table, kung saan tayo ay kumakain at naglalagay ng mga pagkain. Kasi po ang salamin ay binodoble po niya ang mga enerhiya upang humatak po ng kasaganahan sa ating buhay. And ito po ang pinaka-fruitful thing na pinagsasaluhan ng pamilya, yung pagkain. So, mas mainam po talaga na meron tayong nakatapat na salamin. Then, ang sunod po natin is ang ating mga sangkap sa kusina na kung iisipin nyo, kahit ako rin po noon, akala ko mga simpleng bagay lang na makikita natin sa kusina, ganun lang po pinagluluto, ginagamit natin sa pagluluto sa ating kitchen. Pero bawat spices o sangkap po na nasa loob ng kusina natin ay meron pala tayong makukuha kasaganahan o positive energy na pumapasok sa ating tahanan. Ang sunod po natin is yung bawang. Kung isipin niyo po, ang bawang po ay lagi lang natin ginagamit na pangisa, ginagamit sa pagluluto. Pero isa pa rin po ito na pinakamabisa na pangtaboy ng kamalasan na dapat ilagay sa ating kusina, sa ating hapagkainan, sa gitna ng ating hapagkainan. Dapat din po natin ito ilagay sa south sector ng bahay na sinasabing parang may dalang kamalasan po sa susunod na taon, kasi ito po ay nagdadala po raw ng mga parang pagsisimula ng mga inggitan ng mga family member, mas hindi galit at marami pang negative energy. So, ang bawang po ay pag natuyo, kailangan po palitan na natin agad para maka-attract po ulit ito ng mga positive energy na kailangan pumasok sa ating tahanan. Then, ang sunod po natin ay asin. Napaka number one po itong asin, kahit po nung mga kapanahon na ng ako ay bata pa, narinig ko po sa aking mga lola at lolo na ang asin po raw ay huwag paglalaroan kasi napaka-importanting sangkap po ito at
sabi, ang sabi ng matatanda, mamalasin ka raw pag ito'y sinasaboy mo sa lapad. Ang asin po, para sa atin ay mag-isang paraan na maghatak ng positive energy, lalong-lalo na po sa health. Marami po siyang nagagawa, lalong-lalo na sa kinikin. Pantagoy ng mga negative energy, dapat ilagay sa isang garapon o baso na babasagin at ilagay ang sasilangang bahagi ng ating tahanan o kaya sa ating main door at sala, sa gitnang bahagi po ng ating kabahayan kung saan siya ang hihigop ng mga negative energy na nasa loob ng ating tahanan. Then, ang susunod po ay ang ating dahon ng laurel. Alam niyo ba po na itong dahon ng laurel para sa akin, sinasabit ko lang po pag ako ay nagluluto ng adobo. Ito pala ay napakabisa rin na sangkap sa kusina na dadala rin ng aswertihan sa atin. Nagbibigay ito ng napakabangong aroma na nagtataboy ng negative energy. Then, para sabihin ko po sa inyo, ako rin po ay gumamit ng dahon ng laurel for myself. Kasi alam ko po na talaga pag nag-wish ka po rito ay binibigyan niya ng katuparan. Basta huwag kang maiinip. Then, ang susunod po natin is suka. Ang suka po ay mabisang pang-alis din ng mga negative energy. Hinihigop po nito lahat ng negative energy na nasa up na sulok ng ating tahanan. At siya rin ang kusang nagpapalit. Papalitan niya lahat yon ng mga positive energy. Kumbaga po, yung mga negative energy na nahihigop ng suka is napapalitan niya ng positive energy para dumaloy sa ating tahanan ng kasaganahan. So, ayan po. Ang susunod po ay luya. Kung isipin niyo po, luya. Luya lang yan. Parang ganun. Pero, isa pa rin po ito na napaka-epektibo ng taboy ng negative energy na pumapasok sa ating tahanan. Mabisa din ito sa pagbibigay ng mga positive energy para sa ating kalusugan. Sunod po ay ang paminta. Ang paminta po ay bilog-bilog na itim. It means coins, pera, o kaswertehan po ang dinadala nito sa atin. Siya po ang nagpaparami ng swerte. Kung about sa pera, siya po ay nagpapasok ng mga positive energy upang kapitan tayo ng swerte. Yan po, talagang yan po ay proven na, lalo ng mga ating mga panahon ng ating mga lola at lolo. Alam po nila yun. Then, ang sunod po natin is kalamansi. Mainam na pumatarap ng pagdaloy ng kasaganahan, pagdoble ng kaperahan, at lalong-lalo na sa negosyo. Totoo po yan kasi ang kalamansi po, kung makikita niya dun sa mga nagbebenta ng may business po na kahit po sa palengke, di ba po yung mga yan kita, makikita niyo, meron mga kalamansi dun sa lagayan ng pera, sa kahap po, kung saan inilalagay ng mga negosyante ang kanilang mga benta. Pamparami po raw yan, pampahatap na swerte at pag-about talaga sa pera is napakadaling puro niyang kalamansi. Then, sunod po natin is munggo. Ang munggo po, talagang kailangan po, kahit po ako, minsan marami po ang sakit ng munggo. Kailangan po, hindi rin po tayo nagpapawala niyan kasi isa rin po yan sa napakabisang pang-attract ng swerte dahil sa bilog-bilog na sinisimbolo ng pera o coin sa feng shui, ito ay ginagamit sa mga ritual upang makapagpadala ng kasaganahan sa ating buhay, masayang pamilya at matagumpay na negosyo na nararapat sa atin. So, yan po yung 10 mga bagay na kailangan meron din po tayo sa ating tahanan, panghatak po ng swerte. Pero hindi ko po sinasabing pag meron po tayo niyan is maghihintay po kayo na talagang suswerte na po kayo. Hindi po. Ang pinakamabisa pa rin po sa lahat ay ang ating panalangin sa may kapal upang matupad lahat ng ating pinapangarap sa buhay. Magkaroon tayo ng
kasaganahan, ligtas sa anumang panganib at iba't ibang uri ng sakit. Yun po, lahat po ng ibinigay ko sa inyo na tips na pampaswerte ay hindi ko po sinabing iyon na pag meron kayo nun is totally agad-agad po ay magkakaroon ng swerte. Kailangan po sangkapan din po natin ito ng matinding pagsisikap sa paghahanap buhay. Lahat po ng iyan ay magiging gabay lang po natin. And then, unang-una po ang panalangin natin sa ating may kapay. So, hanggang dito na lang po. Thanks for watching. This is Manchi V. I'm not afraid of the dark.